sabi ko naman sa iyo, Diok, pabalikin mo na yung tao mo dyan. Sasayang okay. Lang kayo ng pera ng gobyerno eh. Hindi ako yung iniisip mong terrorist o ano man. Paparatang mo sa amin eh. Nag ako yung pinasingan Abu Sayyaf sa amin dalap. Oh, paano ko nalaman? Doon sa consulate. Grabe, no? Kita nyo? Ako daw ay nagpapating ng pera sa Abu Sayyaf. Wow! Ako daw ang pinatang. Dinga! Yan ang aking narinig. Yan ang sabi sa akin. Oo! Trusted. At hindi ang mga to. No? Talaga. Ito ang ibig sabihin, CIA ka pala. Mga bobo! Gano'n na ba kayaman? Pati. Grabe, grabe itong mga to. Diba? Sayangin nyo lang pera. Uh-huh. Ito, sabi ni Mami Josette Kramer, kagaya ko, hindi ako hinihingian. Ba't ako ang tumawag? Pinadalhan ko sa Bicol at sa Marikina. FLM lang ang malakas. Correct! Yan ang tunay. Yan, basahin niya. Yan po. Hindi na biro ang FLM family. Worldwide na talaga, yes. Kaya kapag ka sinabing tulong na, aba, buong mundo po ang kakasa. Hindi, ang FLM family talaga ay buong mundo eh. Kahit masasulo, kilala eh. Amen. Kahit saan ka magpunta sa parte ng mundo at sasabihin mo, napapanood mo ba yung FLM, yung mayaman challenge? Oo, yun nga yung mayabang. Pero ang ganda ng pagkanyang puso, tumutulog. Correct. Yung bungad eh. Magtanong ka, mag-itag-tag sa ibang parte ng mundo. Yan ang sasabihin. Correct. Hanggang ngayon, ha? Ilang buwan na tayo? Magpapasko na. Pero tayo ba'y bumitaw? No! Diyan kayo matakot ngayon. Kayo mga kalaban, diyan kayo matakot sa amin. Then kami, from the start hanggang ngayon, hindi kami nabitaw. Anong meron? Yan ang isipin ninyo. Tama. Hindi, partido pa. Dear, partida ha. Oh, yung minamahal pa natin. Nasa loob, hindi natin kasama physical, hindi natin ano, pero ang presensya niya ramdam na ramdam sa buong mundo. Correct. At habang nasa loob na, nalilinis natin yung pamilya natin dito sa labas. Kita mo, napakasaya natin, parang hindi tayo pagod. Wala tayong maramdaman na pagod sa kabila ng lahat ng pagkakabisihan natin. Correct. Napakagaan ng buhay. Kaya Victor, solihin mo na yung pera ni Francis. O nga, super chat ko na dito, 5 million, huy! O ganito na lang, Victor, ibili mo na lang ng bigas yung 5 million at iiwan mo lang sa kalsada, i-text mo lang si Seg at kukunin namin. Oo! Well, 5 million na bigas, ibili mo, iiwan mo lang sa gitna ng kalsada at pakukuha namin. At itadali namin. Tama, limang ano yun, limang truck na malaki yun. Hindi na nga, o sabi mo. 5 million worth, okay, iwan mo lang dito sa gitna ng highway at pakukuha namin. Yes, ganun na lang. Ganun lang. Para hindi ka na makinabang lahat. Medyo kayahiya, di ba? Mas ko, isasoli mo ka na. Iwan mo na lang doon at text mo lang. Kamo, may 5 million worth na bigas doon. Kunin na lang naan nyo. Tapos na. Eh, dear, may sinabi pa nga eh. May pinarating pa nga eh. Na manahimik daw. Na ganito, ganyan. Aba eh, huwag tayong magbabanta. Huwag tayong magbabanta. Ikaw dapat ang manahimik. Diba? Kasi maraming kaso sa'yo. Maraming ebidensya sa'yo. Bakit kami mananahimik? Ikaw ang manahimik. Ikaw ang matakot sa atin. Kasi kami may hawak na ebidensya. Hindi kami matatakot sa'yo. Dahil ang katotohanan ay ang hawak namin. Maraming salamat po, Sir Alpha Romeo, sa patapang mong pagtatanggol sa mahal namin sa FLM. Mabuhay po kayo. Yung! Dahil yun po ang tama na ipagtanggol ko, yung mga naaapi, at yung pinesecute na wala namang kasalanan. Karapatan ko bilang mamamayan Pilipino, ipagtanggol ko ang taong naaapi. Kahit na sino. Tama po yan. Yes.
Dahil yun, ang karapatan natin na para ipagtanggol ang mga naapi. Na wala namang kasalanan. Social responsibility natin lahat yun. Yes. Okay. That's the nature na natin yan. At saka, tama, at saka sa totoo lang po, no, mahirap yung papasok ka sa ganitong sitwasyon na may pinaglalaban ka pero hindi ka sigurado sa pinaglalaban mo. Mahirap po yun dahil mabubuking at mabubuking ka pagdating ng tamang panahon. Kita nyo yung nangyari, nalalaglag yung mga taong nagpapanggap. Marami, katulad ni David Ilaga, nila Donna Milan Gil, nila Brenda Daldalera, di ba? Dati pinagtatanggol nila si Boss FLM. Pero nung hindi nila nakuha yung gusto nila, yung minimithi nila, ayan, nagsipaglaglagan sila. Diba? Nalaglag sila kasi hindi pure yung kanilang pinaglalaban. Like, hindi sila... Hindi nila itinapo natin sa basura. Amen. Yes. Diba? Kasi nag-discover natin eh. Kaya yun, swak sa banga. Yung dating mga binabanata nilang mga Tabobo Warriors, eh sila-sila ngayon ang nagkakainan. anyway, ang importante... FLM family ay hindi nalilis ng landas. Tuloy ang tinatahak nating landas tungo dun sa mga biktima ng bagyo. Correct. Sagutin ko lang po. Super Will McKinsoy. Aurora. Sasagutin ko lang po. Thank you so much, Mami Aurora. Sasagutin ko lang po si Wilma Pansoy. Sabi niya, salamat Alfa Romeo, dumating ka sa family FLM, mabuhay ka at lahat ng FLM. Alam niyo po ba, na matagal na po yan. Nakatahimik lang yan. Sobrang tahimik lang. Pero sumabog na nga lang siya nito. Diba? Kasi ganun talaga. Lahat tayo may hangganan eh. Pero si Alfa Romeo, matagal na po yan. Sobrang first, tagal na po. Hindi, i-broadcast mo na rin. Sek, yung in the first beginning na nag-uusap na kami ni Victor noon, nung pagkahuli kay Francis, sinakausap ko na po siya. Conversation na po kami. Mm-hmm. Nakipagbakbakan na po ako na yan. Ayan, alam ni Sek. Yes. Kaya nga sabi ko sa kanya eh, labas na natin yung mga ano ninyo, di ba? Para mawindang na lalo itong hinayupak na to. Sabi niya, wag muna kasi ano pa eh, lalaki tayong nakikonsult eh. Hindi daw totoo yun. Parang hindi totoo eh, number niya, nandun lahat. Hindi, dear. Kahit i-verify natin doon sa mismong NPI eh, yun yung number ko ni Victor. Dear, nung sinabi niya na malaki na daw yung bill niya, sabi niyo, pwede ba mag-viber na lang tayo? Tawa ako ng tawa. Nung nakikiusap si Victor na mag-viber na lang sila. Oo. Oh. So, walang lihim. Walang lihim na hindi mabubunyag. Yung katotohanan dyan po ang ating ibubunyag. Yes. Niyugyug ang puno. Kung sinong bulag na bunga ay malalaglag. True. Shout out, Spencer Lacalle. Shout out. Konti pa lang yung clip na ipinarinig namin sa inyo. Marami niya, mahaba yan. Siguro nasa... May gift. Konti mo. Lahat ang aming conversation. Abutin tayo ng sham-sham dito. Magkakaroon tayo ng comics. Alfa Romeo, no? Alfa Romeo tinugi si Victor Lorenzo ng cybercrime. Yun yung comics na. Dear, gawin natin comics yan. Diba? Simula na naiwan. Yan ang panibagong iprovinsyano. Oo. Kasi matutuwa kayo talaga. Grabe, yung baklang, alam mo yung baklang, ano, mas may ano pa nga yung bakla na pag nagalit. Eh, ito si Victor, pucha, hindi mo aakalaan yung words niya, mo. Yung words niya, may bakla. Yung words niya, bakla lang ang nagsasabi na yung mga salita. Yes. Oo, matutuwa kayo. Dear, gawin natin comics yan. Ang cute niyan, promise. Kaya nga, kita nyo, hero nyo ha, hindi pinansin ang aming complaint. Diba nung panahon na yun, nananahimik sila 5 buwan, 6 na buwan, mag-aanim na buwan, nakalang lumabas. Hindi nila pinansin yun, sir. Oh, yung binilang... Tama, ayan si Jody. Di
Dear, may nagpapasalamat dito. Sobra ako naging blessed kagabi po dahil po mabibili na ang wheelchair ni baby ko dahil po kay Sir Nasukir at kay Sir Alpha Romeo. Oh, congratulations! Amen! Okay. Ang importante... Diba? Oh, ang importante sa lahat, may puso kami para sa inyo. True! May puso po kami nagmamahal para sa kanyang kalagayan. Thank you, thank you. Lumalabas pa naman ang hasang namin kapag kami tinapaga. Kurekekekekekek. Kawawa yung bata. Bravo, ay, kakawin. Kaya FLM lang malakas. Sinasukir din. Sinasukir din eh. Grabe, kagabi, muntik lang may naging milyonaryo sa Pilipinas. Alam niyo ba yun? Grabe! Wala eh. Nagawa. Eh, meron talagang naging milyonaryo. Walang kahirap-hirap. Oo. Kaubay kalaban. Kagabi nun. Wala. Walang kahirap-hirap. Instant millionaire agad. Parang kang tumama sa pato. $30,000. Hindi yun ah. Walang kahirap-hirap, sasabihin lang, ikaw ba eh, kalaban o kakampi? Oh. Ay, si Victor Lorenzo yan! Agad. Uy! Si Victor Lorenzo yan! Eh, yun si yan, tumama eh. Si Victor yan! Talaga? Kalaban! Oo, sinabi niya yung kay Boss, tsaka nung nagiinuman kami dun sa cybercrime, sinabi niya yun, papipulihin kita, dalawa lang. Crime, motherfucker, yes!